Good day, class. Welcome sa classroom ni Sir J. So this time, pag-aaralan natin ay the process, how to convert equation of a circle coming from a general form into standard form. So again, general form natin is x squared plus y squared plus dx plus ey plus f equals 0. Sa ibang references, class, pwede kayo makakita na instead of def ay ibang letter ang gamit. So okay lang yun. Then, again, our standard form, we have quantity x minus h square plus quantity y minus k square equals r square. So, ito yung ating example. X square plus y square minus 4x minus 8y minus 5 equals 0. So, ang unang gagawin natin to convert a general form into standard form ay igugroup natin yung ating mga terms. So, yung group na may x at saka may y. So, para masunod natin yung format sa standard form. So, unahin natin yung may x is x square followed by negative 4x. On this part, after negative 4x, maglalagay ako ng isang blank. Plus, then yung may y naman, y square minus 8y. Then, after negative 8y, maglalagay ulit ako ng isang blank equals yung negative 5 natin, simply transpose it to the other side of the equation. So, magiging positive 5 na. And maglalagay ako ng dalawang blank. So, para parehas lang yung ginawa natin sa left side at sa right side. Na tig dalawang blank. Okay, so ito na yung ating first group. Yung may x. At ito yung second group, yung may y. Kasi sa standard form, so nakabukod ang x at saka yung y. So, kailangan natin ngayon mahanap ano yung value ng na nandito sa blank. Okay, let's begin with this part. Gagamit tayo ng process na tinatawag na completing square. Okay, so simple lang naman ang completing squares. Para sa part na to, kunin natin yung coefficient ng second term or ng x regardless of the sign, whether positive yun or negative. Kunin lang natin yung number. We have 4. Then, divide it by 2. So, the answer is 2. Next is, the quotient will be multiplied to itself. So, that will be 2 times 2. The answer is 4. 4 will be added on this part. Since 4 ang naging sagot natin. Next, dito na... by the way, since nag-add tayo ng 4, yung unang blank dito sa right side will be plus 4 also. So, kung ano yung nilagay natin sa kaliwa, ilalagay din natin sa kanan. At dito na tayo sa pangalawang blank. Same process, completing square. Take the coefficient of y. So, again, regardless of the sign, whether positive or negative, we have 8 divided by 2. The answer is 4. Next is multiply it to itself. The answer is 16. So that will be plus 16 on the left and plus 16 also on the right. Ngayon, sa part ng x dito at ng y, nakabuo tayo ng tinatawag natin na perfect square trinomial. At yung perfect square trinomial na yon can be factored out into square of binomial. Or a binomial square. So, paano natin isusulat yung factored form? So, una, kunin natin ang square root ng first term, ng x. Copy the sign of the second number, or second term, negative. And para sa second term ng binomial, kunin natin ang square root ng last term. So, we have 2. And then, we're going to raise it to 2. So, meron na tayong x minus 2 square. Ito yung square of binomial square na factored form ng ating unang group, which is the same format now with this x minus h square. Okay, let's continue. Dito naman tayo sa part ng y. So, parehas lang ang gagawin natin. Factor this into binomial square. So, square root ng y square, y, copy the second sign. Then, square root ng last term, we have 4. Then, raise it to the second power.
that is now the same as y minus k squared equals. Para naman sa right side, simply add this 3, 5 plus 4, 9 plus 16 is 25. Now, we have our standard form. Okay. Since nakuha na natin ang standard form, kunin na rin natin ang coordinates na center at ang measure ng ating radius. So, ano ang magiging value ng h? That will be 2. Value ng k? That will be 4. So, the coordinates of the center of the circle is 2, 4. Well, the measure of the radius is the square root of 25. That will be 5. So, there we have it. So, that is the process and how to convert general form into standard form of equation of the circle. So, I hope may natutunan tayo sa lesson na to. Paki-like and share lang ng ating video. And thank you for watching.